Bistado ang isang nagpapakilala umano bilang abogado na nakatangay na ng nasa 700,000 piso sa mga biktima. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkatanggap ng pera ng target, pinasok na ng Regional Special Operations Unit ng Calabarzon Police ang restaurant na ito. Inaresto si Datu P. Bastura na nagpanggap umano bilang isang abogado ayon sa mga komplainat. Sumbong nila. Kinumbinsi sila ng suspect na siya ang makakatulong sa kanilang kinakaharap na problema sa land dispute sa Binian, Laguna. Ikaw ay inaresto namin para korupsyon. Aabot daw sa 700,000 piso ang nakuha sa mga biktima. Yung pera na yun, ano yun eh. Hindi namin pinulot lang yun eh. Pinaghirapan talaga. Gusto namin na makulong siya, tapos pagbayaran niya. Fluent siya sa English eh. Tapos ang dami kong tanong sa kanya about sa case. Talagang nasasagot po niya. Pag nire-review ko, nasasagot po niya na tama. Pero ayon sa PNP PRO 4A, nabisto rin kalaunan ang pagbabalat kayo ng suspect. Siniraan kasi niya itong legitimate talaga na abogado na previously nakuha nitong mga komplainan. Tinitrace niya, tiningnan niya doon sa role of attorneys. And it turned out na itong pangalan nitong suspect na to ay wala talaga doon sa listahan ng role of attorneys. Napag-alaman ding kalalaya lang niya sa kulungan sa kasong estafa at gumagamit pa raw ng peking ID. January 31, lumaya siya. And then February 1, yun, nabiktima agad itong grupo na to, itong mga komplainan natin. Mayroon tayong na-confiscate dyan na ID niya na na-alarma tayo kasi siya ay nagsasabi doon sa ID niya na siya ay isang empleyado ng Malacañang. Nagkaroon tayo ng coordination dyan sa Malacañang and it turned out na wala silang record sa taong ito. Depensa ng suspect, hindi siya nagpakilala bilang abogado kung hindi isang legal consultant lamang. Lahat naman ng mga ibinabato sa akin ng mga cases are alam kong hindi totoo and whatever allegations pa, kaya ko na masagutin on court. Tungkol naman sa peking ID ng Malacañang. There are certain reason na kailangan natin gawin or kailangan kong gawin para sa isang bagay na alam kong mali but sometimes I have to do it para makatulong or makatulong sa ibang tao sa ibang paraan. Whatever usurpation of authority I did, I just wanna say sorry and to the palace, I just wanna say sorry. Sinampahan na siya ng kaukulang kaso. Extortion, no? At saka usurpation. Nananawagan ako sa mga naging biktima nitong suspect na ito kung maaari po ay samahan nila itong kasama nilang 18 para mag-file ng kaso laban dito sa tao. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.